What is up mga ka-Just ML at nandito na naman tayo for another episode of Just ML Buzz. And syempre kasama nyo na naman kami. Ako naman po si Tokwa at si paring Brokon. What's up? What's good? Yes! What's up? What's up? And syempre ito nga maiinit na balita natin ay hatid sa atin ng ating mga sponsors. Lupon WXC, Dito Telecommunity, and The Armory. At eto na nga ang mga headline ng mga nagbabagang balita. Blacklist International are once again the champions of MPL PH Season 10. And sa North America Challengers Tournament or NACT, meron daw nag-cheat. Cheating ng aliwa. Nako po. Eto na nga, ONIC Esports, dethrone RRQ Hoshi, wins third MPL ID title since Season 8. Siyempre, pag-uusapan din natin yung ating MPLI, which is yung MPL Invitationals 2022. Pag-uusapan natin mamaya sino yung mga teams na kasali, yung schedule, results, and marami pang iba. Kaya ano pang iniintay nyo sa lahat ng bago sa ating live stream? Or kakapasok lang! Di ba? Kakapasok lang sa ating live stream. Huwag nyo kakalimutan na mag-comment, interact, and share the live stream para naman may finger heart kayo kay Brokon. Finger heart ka nga? Yes! Yan. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita nga, no, ang ating North America Challengers Tournament or NAC, meron daw na team na na-eliminate because of cheating. Ay. Naglabas ng pahayag ang ating official na Facebook page ng Mobile Legends Bang Bang. Sabi nila dito, "We want to inform our entire MLBB community that Vendetta has been disqualified from the North America Challengers Tournament fall season despite their outstanding performance in the tournament." Dagdag pa nila dito, "We have solid proof for dishonest behaviors from certain players on the team. Their prize and tournament standing will be cancelled and invalid." Yan, kaya yung mga may balak na mag-cheat, mauhuli at mauhuli din kayo. Ayun pa nga, kaya nga ganun, nagbingi ng sorry ang Team Vendetta. Pero dahil nga natanggal sila, yung The Simpsons na pangalawa doon sa Team Vendetta, yung makakapasok sa Grand Finals sa Las Vegas. Mga fake quotes about our Blacklist International. Ayan po, kitang-kita naman. Actually, na nung nag-scroll ako sa Facebook, na lumabas sa newsfeed ko to eh. At talagang sinerge ko, hinahanap ko talaga yung ano, yung pinaka-source, pero parang fake wala news ata to. Wala, walang reliable source tong fake news na to. Oh, and syempre, naglabas ng ano, nagpaalala ang Blacklist for their fans, no, about fake quotes circulating online po yan, kung saan nasangkot si Janmar Villaluna or si Omaybe. And si Kiel Soriano or ang mas kilala sa pangalan na Oheb ng Blacklist International. Ito, basahin natin yung isang fake news. No? Sabi sa isang fake news, tinranslate ko to kanina lang. 10 seconds kanina ago. Lang, yan. 10 seconds ago, men. Ayan, kita nyo naman, di ba? Yan. Babasahin ko yan, ha. Sabi sa isang fake news, "We want to meet EVOS in M4 World Championship because their coach said that their roster is stronger than the world. But fortunately, they didn't pass playoffs." Unang-unang basa ko, fake news kagad. Fake news agad, fake man. Fake news kagad. Actually, yung ating mga ano, yung ating mga players from Blacklist, talaga namang sobrang wholesome yan, man. Sobrang sobra, wholesome na tao. Sobra. Lalo na kaya yung mga tao dyan, kapag may nababasa kayong ganito, may nababasa kayo na parang hindi tama, i-search nyo muna kung totoo ba o legit ba yung balitang iyon. And syempre, dahil sa kumakalat na fake news nga, ika ng ating mga teams, no, naglabas naman ng official na pahayag ang ating Blacklist International kung saan yung sabi nila, "This coach claim claim that our players and coaches have been belittling our fellow MPL teams in Indonesia," stated. Sabi naman ng Blacklist International, "These are fabricated and misrepresent their character." Katulad ng sabi ko kanina, men, napaka-wholesome niya ni Omaybe tsaka ni Ohe. And sabi pa, "Though they are opponents in-game, we have the utmost respect for these teams and their players." Ayun, sabi na nga ba. Kaya huwag talaga tayong maniniwala sa mga haka-haka. Lalo na kilala naman natin sila, Omaybe and Wise. Talagang hindi nila masasabi yung mga ganong bagay. Pero ito na nga ang ating susunod na mainit na balita. MPL Invitationals 2022. Ito, maraming nag-aabang nito. Marami, yung mga men. Schedules, yung mga prize pools. Ayan, nandiyan yan, no? Ayan, kitang-kita sa likod. Yung captain's draft natin, mga kaibigan, mag-start ng October 28. And yung, of course, yung ating main circuit or yung ating pinaka-main event or tournament, magsisimula ng November 2
2022 with the 100,000 pesos USD. Ooh, ganun kainit ang MPLI 2022 mga kaibigan. Kaya naman eh, talagang suportahan po natin. Hindi lang yung MPL PH represents representatives, no? Mm-hmm. Eh syempre suportahan din natin yung buong komunidad ng MLBB. Yan, tayo-tayo lang naman magtutulungan yan. Oh, and syempre dagdag ko lang 20 teams ang maglalaban. 20 teams. Grabe talaga. Sa Cambodia nandiyan yung team Bren Esports. Indonesia naman Alter Ego Esports, Aura Fire, mm-hmm, Bigatron Alpha, Ebos Legends, Geekpam, ONIC Esports, Rebellion Zeon, RRQ Hoshi. For Malaysia naman MPLMY, we have Team HAQ, Todak, and Orange Esportsmen. Sa Pilipinas! Sa bansa natin mismo, Philippines, nandyan ang Blacklist International, Bren Esports, Echo, ONIC PH, RSG PH, and syempre Omega Esports. Oh, and syempre sa Singapore, meron tayong RSG SG, and Slate Esports. Talaga ng mga 20 teams. Nagiinit, men. Actually, nagiinit talaga. Ano, men, eh. Parang, parang MPL ulit. Na, actually, MPL ulit. MPL Invitational nga. Pero kasi, mas dadagdagan lang yung intensity ng kada laban. Eh, paano ba naman, eh? Galing sa iba't ibang bansa yung maglalaban na team. Talagang nakaka-proud, nakaka-na lumago. Tsaka ano yun, men, talagang pwede mong sabihin na worth the watch. Alam mo bakit? Kasi, men, ano eh, parang pasilip na to sa M4 eh. Pero ito na nga, usapang drop naman. Tumayo na tayo sa drop. Okay. Bakit nga ba nag-pick ng Lesley ang Smart Omega sa MPL PH Season 10 Playoffs? Ito ang opinyon ng Bren, o yung coach ng Bren na si Pauloxpert. Ah. Ito, napanood ko to eh. Biglang nag-pick dito si Kelra ng Lesley. Pero may sagot naman ang coach ng Bren kung bakit yung naging sagot nila. Sige, bakit? Diba? Ang kalaban ng marksman ng Omega dito, which is si Claude. Uh-huh. Blazing Duet, tapos meron pang talagang essential sa kanya yung Widow of Nature. Okay. Dahil dun sa recent patch na nangyari kay Lesley, yung lethal shot niya, may true damage, tumatagos doon sa Widow of Nature. Oh. Kaya effective talaga actually. And okay, lalo na, isipin mo, ito pa yung sabi ni coach ng Bren. Pag nag-blazing duet yung Claude, syempre kailangan pumasok sa gitna. Oo, tama. Para tamaan yung ibang syempre. Kalaban. Kailangan niya lumapit. Eh si Lesley may tactical grenade second skill niya. Ayun na ba? Pwede niya i-cancel, pre. Oh. And may master camouflage pa siya para makatakas. Ay. Kaya goods na goods daw, sabi talaga ng coach ng Bren na effective talaga yung naging pick ng Lesley. Dahil kung titignan natin sa stats, si Kelra yung isa sa may mga pinakamataas na total damage deal. Ayo. Pero ito nga, dagdag lang natin do. Mm-hmm. Sa game 3 nung salpukang Omega at Bren, nagpakita naman ng magandang laro si Kelra. Gaya na sabi mo kanina, gamit ang deadly sniper. Hindi siya min namatay sa loob ng 16 minutes. Tagal nun. Napakatagal. Untouchable, unkillable. Untouchable, unkillable for the first 16 minutes ng laro. And dagdag pa dito, at nakapagtala pa ng 2 kills kasama ang 3 assists sa mid to late game, hanggang late game, nagsimula nang bumakat ang basic attacks ni ng ating Kelra, ng Lesley, ni Kelra. At sa katunayan pa nga, siya ay nakapaglista ng pinakamataas na damage na umabot sa halos 57,000. 57K! Grabe. Ang taas na damage niyan. Pero, gaya nga ng sabi natin, ha, kung bakit natalo pa rin yung Omega kahit na ganun na. Nasolusyonan! Na may sagot pala. Naisip ni ng coach ng Bren na pumili ng Yuzong at Parsa. Mga close gap heroes. Oo, pwede kasi nilang habulin. Yung Yuzong pwedeng habulin si Kelra pag... kasi Lesley talaga laging nasa likod yan. Kailangan matik yan, matik sa back damage dealer ng Omega. Kaya pinik nila yung Yuzong and actually... together with Parsa. Yung better airstrike, kayang umabot talaga dun sa Lesley. Talagang pinagandaan ng Bren yung mga cheesy picks. Dumako naman tayo sa ating MPL PH updates, no? Uy. Echo PH, napas lang ang mga King Slayers. Ayan. Kung bakit nandyan si Yawi sa ating picture, talaga na mga magugulat kayo na yun. No? Siyempre, matapos matalo sa Blacklist International ng 3-0 sweep, agad namang nakabawi ang Orcas laban sa RSG. Ay, napanood yan. RSG PH, grabe. Man. And siyempre, kung sino ang nasa picture natin, siya lang naman ang naging hero ng mga Orcas sa game number 1 with his 2 Stomping Lights Grok sa game number 1. Grabe yung mga pasok ni Yawi doon. Actually, napanood ko yan. Oo.
ang sinasabi ko nga to eh, pag nakikita ko nakalak na yung Joe ni Yawi. Naku po. Maticals. Maticals na. Kumbaga dati merong Roger wins the game, Joe wins the game yung nangyari nila. Joe wins the game. Dalawang beses niya na-pick yung ano ha, yung Joe. Dalawang beses din nanalo. Oh. Siya yung naging key player nun. Eh pero, nung game number 3 naman, nakabawi naman ang mga Kingslayers no, sa game number 3. Nung makuha na nila ang Chu. Chu wins games. Eh. Chu wins the game talaga. Guys. So, ngunit nakabawi naman ang ating mga Orcas pagdating ng game 4 no, and they learned from their mistake last match. At talagang nga, si Yawi, sabi niyo dito, ano kayong pwedeng pang-counter dito sa ano? Sa Cho. Since siya yung gumamit ng Cho game 1, game 2, master niya na. So, gumamit naman siya nung game number portal ng Kadita na merong Petrify at Rough Waves combo. Unexpected talaga. Parang kinounter niya yung sarili niya mismong hero. Matik yun. Kumbaga si Yawi nagkaroon ng plan A, pag di gumana, plan B, pag di gumana, plan C. Pero ito, sa ating susunod na nagiinit na balita, Blacklist surprise jungler, why speak Fredrinn and help Blacklist para makabalik sa world stage ng M4. Eto na naman, unexpected pick na naman, man. From Wise. Isipin mo ha, Fredrinn, bago lang yung hero na yan. Bago lang, and at hindi natin nakikita sa ibang lane katulad ng Pakito na nakikita natin sa tank, nakikita natin sa jungler. Eto talaga, ginagamit as XP laner lang talaga. Yes. Kaya surprise yung nangyaring ano, pick correct wise. Na correct ka dyan, man. And syempre, napatunayan lang dito yung wide hero pool ni Wise na talaga namang nag-lead sa pagbabalik ng Blacklist International sa world stage. Pero eto pa, yung isa min. Yung isa sa mga talagang mainit ngayon na hot topic, mainit na hot topic tol. Yung ating MPL PH Hall of Legends ay inilabas na po. Kamakailan na yan, oh. Kitang-kita naman, nandyan si, taga lang, yung kukonte. Nandyan si, ano, si Coach Panda, Rafflee siya, Chaknu, Yele Haze, Doggy, Few, Carl TZ, Rebo, Wise, Oh My Venus, and syempre yung ating The Filipino Caster. The Filipino Caster, Manjin Faldas. Nandyan po mga kaibigan yun, no? Bali on 11 sila, no? Kasi nasama si Manjin. Isa rin sa mga nag-contribute sa MLBB scene. Simula pa lang noong una. Oo naman. And lahat ng ito, hindi ito pagalingan dahil skilled ka, dahil malakas ka maglaro. Ito yung talaga yung mga nakakontribute, mga malaki yung tulong sa MLBB simula nung season 1 hanggang ngayon. Blacklist ay muli na namang nagkampyon sa katatapos lang na MPL PH season 10. Grabe pre. Ay, eto pangatlo na. Pangatlo. Parang nahahawakan na talaga to ng Blacklist International, no? Kahit na maraming lumalabas na mas malalakas na team, Blacklist International, stay strong. They actually kasi last season, nagpahinga si ano, si BYC. So ngayon, sabi nila, okay, team. Kami naman. Let's see. Parang ganun ang sinabi ng Blacklist International. Regaining their core and post for their original core and post for, which is si Wise na talaga namang nagpakita at nagpamalas ng ang King Talino at kagalingan sa pagpipipindot ng Mobile Legends. Hindi lang pagpipipindot dahil grabe din yung mga pick dito ng Blacklist International in terms of jungle actually. Pinick ni Wise Valentina. Valentina Coro! Ibang-iba. Nauna niya na ipinick yung Guinevere noong nakaraan. Tapos pumick ng Fredrinn. Tapos pumik ng Valentina. Actually, yan o. Nandiyan naman sa ating photo card. At talaga namang nagpamalas ng kanilang ang king galingang XP laner na si Edward na itinanghal na Finals MVP. Talagang mainit yung ating M4 World Stage. And siguro MPLI palang mainit na yan, Min. Dahil nga syempre, marami rin fans na talagang ano eh. Fans ng ibang MPL na talaga namang medyo mainit sa MPL PH teams. Kinakatakutan kasi talaga ang Blacklist, tol. Talaga yan. Isipin mo, ilan na yung inuwi nilang medalya. Grabe. Diba? Medalya, tropeyo, ilista mo lahat. Oo, medalya, tropeyo, certificate, lahat na nang pwedeng iuwi. Kairi, itinanghal na regular season MVP. And syempre, hindi lang regular season MVP, mga mamin, no? Kita nyo naman. Siya rin yung finals MVP, tol. Ng ating
MPL ID, no? Sobrang napakalupit. Sobrang nakaka-proud as in, a Pinoy. Tol, at nung unang pasok dito ni Kairi, unexpected para sa iba. Lalo na't hindi nila ine-expect na madedethrone ng ONIC yung RRQ. Alam naman natin, RRQ Hoshi, gano'ng kalakas. Ilang beses silang naging MPL ID World. Ilang beses nilang nahawakan yung title na yun. Uh-huh. Kaya grabe yung pinakita talaga dito ng ONIC. Well, actually, ONIC. Yung ONIC, ONIC Esports or ONIC ID, yung last MPL ID champion nila is nung season 8 pa. Ay, matagal. So, napakatagal. Napakatagal nung dry season for ONIC ID. Actually, maraming ups and downs din silang pinagdaanan. Pero, yun nga. Eto na sila. Nagbabalik, men. And, eto pa. Eto pa yung pinakamaganda dito. Kasi magkikita-kita yung ating mga Pinoy players sa M4. Hindi lang po Echo, Blacklist, and actually sila ano rin, sila Burn X Flash. Sila Hesa. Sila Hesa. MP. Sila MP, sila, yan, si Kairi, marami-marami pa po tayong makikitang. So, kumbaga, feeling ko kapag ka, ano na, feeling ko kapag ka M4 na. Reunion. Hindi, ano yan eh, mahihirap ako kung sinong team yung susuporta ako tol eh. Kumbaga kasi, pagka PH casting kasi, di ba? PH number 1. Kumbaga ganun, PH number 1 lang, walang ibang babanggitin kundi PH number 1. Eh paano kung ngayong paano 'yun? Kunyari magkalaban si ano, si Blacklist tsaka ONIC ID, di ba? Mm-hmm. Sino susuportahan doon, men? Hati yung puso mo. Hati yung puso mo. So talagang good. Good na good. Aabangan talaga natin kung sino ba talaga yung sinisigaw ng puso natin. Pero again, guys, ayun po ang lahat ng ating mga napag-usapan for today. Eh, talaga namang napakakainit at talaga naman yung ating mga yung mga updates about MPL PH, MPL ID, MPL MY, Cambodia, and many more teams na kasali sa ating MPLI or M4. Sa mga nagtatanong, guys, kung kailan yung update sa Just ML, guys, no, so November 2022 po. So ilang tulog na lang. Just ML Cup na, mga kaibigan. Actually, patapos na yung ating registration period. October 30 po, nagsimula nung October 14. Mm-hmm. So, 10 days na pong nakabukas yung ating registration. So, ano pang hinihintay nyo? Sa humabol lahat, na! Humabol na kayo, guys. Sa lahat ng tulog, gumising kayo. Sa lahat ng kumakain, itigil nyo yung pagkain nyo at mag-register na kayo. Ngayon na din. Dahil, alam mo naman, pre, prize pool pa lang, 100,000 pesos. Oo. Tumatanginting! Na 100,000 pesos. Kaya, ano pa, mag-e-email ka lang, tawagin ng tropa, tawagin ng mga kaibigan, pumunta sa Facebook page ng Just ML at mag-register na. To know more about MLBB updates inside and outside the Philippines, just kindly follow our page, Just ML. Ayan. Yan. And so, syempre, na, official TikTok. Pang-ML lang. And syempre, pati na rin yung official TikTok account. Mayroon ding mga contents dyan and updates. May mga maiinit na balita na pinopost dyan at Just ML Official. And syempre, yung ating TikTok din, huwag nyo pong kakalimutan na i-follow. Sabi mo. Yun nga, binanggit ko lang ulit. This has been it, mga kaibigan. Muli, kami yung mga nakasamang shoutcasters. Ako po si Tokwa. Kasama ko si paring Brokod. Kita-kits sa Just ML Cup ngayong November 2022. Huwag nyo pong kakalimutan. Prime time, alas 6 ng hapon. Hindi na dapat yan kinakalimutan. And maraming salamat sa lahat ng tumutok, nakinig, nakikulit, at nakisaya. And peace out!